So, malapit nang matapos yung mga towel. Ito na din yung next, yung blanket namin ni ate. Next is comforter. Ito, kalalaba ko lang nito. Dalawang comforter. And then, itong mga beddings, magpapalit ako. Saka yan, papalitan ko din. And then, mga pillowcases. Ito kasi wala pa akong same design. Kasi favorite to ni Adam. So, lalaban ko din today. And then, ikakabit ko. So, let's see kung aabot tayo sa tubig. Baka magpatay ng maaga. I only came over cause all my friends said I should get up more. Smile and nod at all of the small talk. But keep looking for the door. Then, cut to you. And yung aming bagong rack, binawasan ko ng isa. So, ito na lang. Ginawa ko organizer dito. Kasi, sobrang taas niya dito. Ang pangit niyang tingnan. Kaya, ayan. So, yung nakalagay sa first is mga books ni Adam na pinagpa-practice na namin basahin. So, crayons. Books ulit. And then, ito, in order ko to sa Shopee. Yan. Ito yung para sa fine motor niya. So, I was going to show you. Hindi lang to pang special kids. Yan. Pwede din to sa mga toddlers na gusto nyo ma-develop pa yung fine motors niya. Ayan, kumpleto yan. So, kung interested kayo sa toys na to, I will put the link on the comment box. Check nyo guys, mura lang. And maganda yung quality. And sa last layer, ito yung socks ko pag gabi. And petroleum jelly, lotion, some pain reliever na mga ointment. Yan. So yan, medyo nabawasan na. Kulang pa rin ng storage pero mas okay na. And then, sugo, snacks kung gusto. Kumain habang nagsa-cellphone or nanonood ng TV. Cross the room. In your vintage Levi's world. Dito ako mag-start maglinis sa may bed namin. Tatanggalan ko na muna ng mga pillowcases yung unan and then magpapalit din ako ng cobre kama today. Do I do with this view? Wait, hold up. Is this a meet cute? Oh my god. So natapos na yung nakasalang kong first load dun sa washing machine. So ito yung mga towel namin na ginamit this week. So nilaban ko na kasi every week naman ako nagpapalit. And then susunod ko na dito yung mga blankets and mga comforter as well as the beddings namin. Alright mga moms, so nakapagpalit na kami ni ate ng mga beddings. So hindi ko na kuhanan ng video yung pagpapalit ko. And then nilagyan ko nga din pala ng design, yung headboard ni ate dun sa taas. Yun galing yan sa little pony niya. And then ito na yung bed namin. So itong black na to is yung sofa cover namin. So hindi lang halata yung mga tahi niya kasi nga black siya. So, hindi ko na siya ginamit kasi medyo loose siyang tingnan lagi dun sa sofa. At naiinitan akong tingnan kapag lagi siyang gulo-gulo. Siguro, every minute na magugulo siya, inaayos ko. And then, nakapaglinis na rin ako ng fan namin dito. Yan. So, everyday ko naman nililinis siya. So, next na itong bed ni Adam at saka yung bed ni Kuya. Idadas ko din yung mga yan. As well as their fan din. So, ito yung mga labahin ko yan na naka-line up.
So let's start na tayo mga mags para makahabol pa sa tubig. Absolutely a meet cute. Oh my god, like Rachel McAdams in the notebook. Cause I keep on staring and the whole world stops. Theme song is playing. Just a Friday night, but it feels like the start of the rest. So naayos ko na yung bed ni Adam. Natanggal ko na yung mga pillowcases niya dahil kailangan ko din laban yun. Dahil nga ikakabit ko ulit. So idadas ko muna tong aming rock dito, pati yung mirror. Every other day dinadas ko to kasi nga lagi tong mukha siyang maalikabok or puro dust dahil sa pulbos ni Adam. Kapag naliligo siya, every time na nalagyan ko siya, pumupunta lahat dito yung pulbos. So ayan, medyo maayos na siya, like what I said in this video earlier, na medyo maayos na siya kahit kulang tayo sa rock pa. So let's continue making kuya's bed. Ayan, tatanggalin ko muna yung mga pillowcases niya and then iaayos ko lang din yung mga sapi niya dito. So hindi ko pa alam kung kailan kami bibili ng foam niya, but may plan naman kami bimili. But for now kasi may mga inuuna pa kaming mga gastos na kailangang unahin. At kasi makakapag-antay pa naman itong kanyang bed as well as hindi naman siya nahihirapang matulog dito. So natapos ko ng ayusin yung mga bed ng aking boys or two boys na si Kuya at si Adam. So next is idadas ko na yung display niya dyan sa taas as well as the fan. Idadas ko din. So mag-start na ako maglinis dito muna sa bed. So gumagamit na ako ng vacuum ngayon every time na maglilinis ako. So ang schedule ko ng paglilinis talaga pati ng mga under the bed is Wednesday and Saturday. Kaya kailangan talaga general cleaning yung ginagawa ko kahit hindi siya totally lahat nalilinis. Basta nalilinis ko yung ilalim. So itong vacuum na to yung ginagamit ko na galing pa sa nanay ko. Yan. So, mas malinis kasi para sa akin na mag-vacuum pagka ganitong maraming gamit. Saka nakakapaglinis ako ng buhay yung electric fan. So kaya din ako gumagamit ng vacuum is para nalilinis ko din yung aming mini sofa dahil maraming mga nakasiksik dyan na biskuit na kinakain lagi ni Adam as well as the dust na rin. So pag naman regular day, walis lang yung ginagamit ko o yung walis tambo, yan, pawalis-walis lang ako pakunti-konti siguro in the morning at saka yung bago kami matulog. So ayan, natapos na yung mga blankets. Isusunod ko na yung mga cover, yung mga comforter namin. Cut to you, cross the room, in your vintage Levi's. What do I do with this view? Wait, hold up, is this a meet cute? Oh my god, like Rachel McCann. So lilinisin ko din itong aming TV. Dahil puro dust na din ito. And then yung console as well, lilinisin ko din. Saka yung mga picture frame na nandyan sa taas. So yung electric pan is kalilinis ko lang nito last Saturday. So next time sasama ko sa vlog kapag nilinis ko tong fan. And also, lilinisin ko din yung isa pang mirror namin dito sa may dresser.
pati yung dining table at saka yung kitchen cabinet countertop. So, konting dusting din dito sa ibabaw ng rep at saka sa mga shelf. So, for the next vlog, ay gagawa ako ng separate video na kitchen cleaning again. So, kasi naayos ko naman na to. So, kitchen cleaning na lang and organization siguro yung aking ipi-fill. And as well, lilinisin ko din itong kalan dahil kakaluto ko lang as well as this pot and or kettle. So, I also use this small wood na patungan ng mga sandok ko or yung mga kitchen utensils. So, as you can see, I have a new bottle of oil, yan, na pinakita ko na rin sa latest video. So, itong ibabaw na to, ipupunasan ko lang din. And also, dito nakalagay mga sweets namin para kung nakaupo ka, abot ka na lang ng candies. A little too perfect, heartbeat starts begin. And also, for the final or finale ng aking cleaning video, ay maglalampaso ako or magmamap ng floor gamit yung Mr. Clean Solution na binili ko, which is the color orange. Yun ang ginagamit ko ngayon. Before kasi nagsazone rocks lang ako. And nagtry ngayon ako na Mr. Clean. And maganda naman siya and malinis sa floor. And also, I was going to put this rag na bigay sa akin from IKEA. So, ang ganda ng kulay niya. Malamig sa mata at malinis tingnan. Absolutely, I'm made cute. Oh my god, like Rachel McAdams in the notebook. Cause I keep on staring and the whole world stops. Theme song is playing just a Friday night, but it feels like the start of the rest. So, malapit nang matapos itong mga comforter na nilalaban ko. So, next na itong mga bed cover as well as the pillowcases. Yan, pinaghiwa-hiwalay ko talaga sila ng laba para mas malinis at mas mabilis siyang matapos. And thank you, ma'am, kung nakaabot ka sa last part ng aking video. Salamat sa iyong panonood. So, hinati ko talaga itong video na to dahil 30 minutes ito kung di ko hinati. Baka mainip guys kayo sa panonood. So, once again, ma'am, thank you so much sa mga support nyo. And also, kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button as well as the notification bell para lagi ka updated sa aking video. So, see you next week for another cleaning video. Bye!